katanungan, bakit madalas bumibisita noon si Imelda sa iba't ibang mga bansa? May sagot ka ba, kapatid? Marahil ang ilan sa mga paninirang naririnig natin mula sa mga dilawang partido patungkol kay Madam Imelda Marcos ay ang palagian nitong pag-alis noon papunta sa iba't ibang mga bansa. Sinisilip ng makakaliwang grupo na ito raw ay luho lang ni Madam Imelda Marcos at wala namang naitulong para sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Kaya ngayon ay marapat lang na malaman ninyo na ang pag-alis-alis noon ni Madam Imelda Marcos ay may baspas ni dating Pangulong Ferdinand I. Marcos. Bakit? Dahil malaki ang kinalaman ng mga pagbisitang ito sa iba't ibang mga bansa tungkol sa ikapapayapa at ikauunlad ng ating bansang Pilipinas. Kaya ito at balikan natin ang ilan sa mga ginawang pagbisita noon ni Madam Imelda Marcos. At kayo na ang humusga kung loho ba talaga ang mga ito o para sa kapakinabangan ng buong Pilipinas. Lahat ng yan ay malalaman mo dito lang sa channel na ito. Number 1, ang pagbisita ni Madam Imelda Marcos sa Iraq. Noong October 4, 1981, si Madam Imelda Marcos ay matatandang bumisita noon sa Iraq upang matiyak ang seguridad at malaman ang kalagayan ng libu-libong mga Pilipino na naninirahan doon sa pamamagitan ng pakikipag-usap niya sa nooy pangulo ng Iraq na si Saddam Hussein. Sa mga hindi nakakaalam na dapat inyong malaman, si Saddam Hussein ay isa sa mga leader na kilala noon sa buong mundo bilang isang matapang at mabagsik na pangulo ng Iraq. Naging pangulo siya ng bansang Iraq mula 1971 hanggang 2003. Isa si Saddam noon sa mga pangulo na iniiwasan ng bansang Amerika dahil sa taglay nitong katapangan. Ngunit walang sinabi ang bagsik nitong si Saddam Hussein nang makaharap niya si Imelda. Bukod kasi sa napakaganda na ay napakatalinong kausapa si Madam Imelda Marcos na siyang naging dahilan para makuha nito ang respeto mula kay Saddam Hussein. Malinaw na makikita natin sa mga footages at video ang kanilang pag-uusap na ang dating mabagsik na si Saddam Hussein ay nagawang mapaamo ni Madam Imelda Marcos. Mga minamahal kong kapatid, ang lahat ng ito ay totoo at naidokumento ito sa ating kasaysayan. At may mga video at footages ka rin na maaaring mapanood tungkol sa pagbisita na ito ni Imelda. Nakakalungkot lang isipin na hindi mo mababasa sa libro ang mga ito sapagkat inilihim ito sa atin nang maupo sa panunungkulan ang mga Aquino. Nakakalungkot, hindi nga ba? Ang isa pang dahilan kung bakit bumisita si Madam Imelda Marcos sa Iraq ay dahil sa layunin ng pamahalaan noon tungkol sa usaping diplomasya para sa ikapapayapa at ikauunlad ng bansang Pilipinas. Naniniwala si dating Pangulong Ferdinand I. Marcos at si Madam Imelda Marcos na ang pagkakaroon ng diplomatic relations sa panig ng ating bansa at ng iba pang mga bansa ay malaki ang maitutulong hindi lamang tungkol sa pagsasaayos at pagkontrol sa daloy ng mga kalakal. Ito ay kapaki-pakinabang din para sa pagtataguyod ng pagsulong ng human culture. Ang pagkakaiba-iba ng mga kultura sa daigdig ay maaaring isulong at ibahagi sa pamamagitan ng international relation policies o ugnayang pang-international na nagpapahintulot sa mga programa tulad ng student exchange at mga cultural exhibitions upang mapahusay ang ating pangunawa sa iba't ibang ekspresyon ng tao sa buong mundo. At isa pa, malaki rin ang naitutulong ng isang diplomasyang relasyon sa paggitan ng mga bansa upang maiwasan ang malawakang kaguluhan at gera mula sa dalawang bansa. Sa makatuwid ay nakakatulong ito upang pangalagaan ang ating kapayapaan. Number 2, ang pagbisita ni Imelda sa China. Ang isa pa sa mga leader na binisita noon ni Madam Imelda Marcos ay ang pangulo noon ng China na si Mao Zedong o mas kilala sa tawag na Chairman Mao. Para sa mga hindi nakakaalam na dapat inyong malaman,
si Mao Zedong ay itinuturing na bayani ng bansang China dahil ito ang founder ng People's Republic of China at siya rin ang dahilan kung bakit nag-umpisang umunlad ang bansang China. Noong panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand I. Marcos ay masasabi natin na ang Pilipinas at ang China ay malapit na magkaibigan noon sapagkat si dating Pangulong Ferdinand I. Marcos at si Chairman Mao ay magkapareho ang ideolohiya. Ngunit, nang mawala sa panunungkulan si Ferdinand I. Marcos, ay nagsimulang magkaroon ng sigalot at alitan ng ating bansa at ng China. Ito ay nangyari nang pumalit na sa panunungkulan si Cory bilang pangulo ng ating bansa. Itinapo ni Cory ang pinaghirapan ng mag-asawang Marcos tungkol sa diplomatic relations sa pahitan ng ating bansa at ng China at mas pinili na magpakatuta sa mga kano at mga global elites na siyang may malaking paghahangad sa pambuong mundong kapangyarihan. Sa kabilang banda, dahil sa mga pagbisitang ito ni Madam Imelda Marcos at pagharap sa ilang mga matatapang at mababagsik na mga leader, ay binansagan siya bilang The Iron Butterfly bilang pagkilala sa kanyang katapangan at kagandahan. Oh boy! Naunawaan mo na ba kapatid? Ang dahilan kung bakit pumupunta noon si Madam Imelda Marcos sa ibang bansa ay hindi upang magpasarap, kundi para tulungan ang kanyang asawa na magkaroon ng isang solidong relasyon ng ating bansa at ng iba pang mga bansa. Hindi siya mananahimik at tatambay na lang sa palasyo. Bagkus ay gagawin ng isang Imelda Marcos ang lahat para sa kapakanan ng kanyang bansa na siya ring malinaw na ideolohiya ni dating Pangulong Ferdinand I. Marcos. Kaya, isang malaking kasinungalingan ang ibinabato ng mga kaaway kay Madam Imelda Marcos. Pilit na lang isinisiksik sa utak ng mga Pilipino na si Madam Imelda Marcos daw ay di umano ay walang pakialam sa kanyang mga kababayan at panay raw ang alis nito papunta sa iba't ibang mga bansa. Pero ang totoo ay ayaw na lang malaman ng taong bayan kung ano talaga ang tunay na layunin ni Imelda sa kanyang ginawang pagbisita. Ito ay para sa kapakanan ng bansang Pilipinas. Mga minamahal kong kapatid, si Imelda Marcos at si dating Pangulong Ferdinand I. Marcos ay isang halimbawa ng isang perpektong kombinasyon at magulang ng ating mahal na bansa. Binigay nila ang lahat ng kanilang makakaya para maitaguyod at maiangat ang kalagayan ng ating ekonomiya. Hanggang sa huling sandali, sa Last Will and Testament ng ating Pangulong Ferdinand I. Marcos, ay tayo pa rin mga Pilipino ang kanyang inaalala at iniisip. Nagawa na nila ang parte nila para sa ating bansa. Ngayon, tayo na naman ang kumilos para makamit na natin ang kaunlaran na matagal na ipinagkait sa atin ng mga taong masasama at baluktot ang pag-iisip. Huwag na muli nating ulitin ang malaking pagkakamali noon kung saan naghalal tayo ng isang mangmang at walang alam na leader na siyang naging dahilan kung bakit nalugmok ang ating bansa sa kahirapan.